Hello, good afternoon mga ka-plantips. For today, maiba naman po tayo. Hindi po tayo magpo-propagate or hindi po halaman ang topic natin, kundi ang pagluluto ng seafood mukbang. So, kung nakita niyo yung napanood niyo yung video ko yesterday, yung unboxing ng pina-deliver namin na seafoods. So, hindi ko po na-document yung yung pagluluto ng maramihan since talagang hindi ko na po carry dahil medyo tight yung schedule, maraming kumbaga may darating ng bisita para kumain. So, kung i-video ko pa siya, madi-delay ang aking pagluluto. So, eto pong mga itinira kong konti, lulutuin ko po uli siya ng ganito since meron daw po kaming bisita for this afternoon. So, luto po uli tayo. Hindi na nga lang po siya ganun karami, pero at hindi na kompleto yung ingredients as nakita nyo doon sa video na ng unboxing. Pero halos ganun pa rin naman po. Medyo nawala lang yung ibang ingredients. So, eto po, nilagay na natin yung butter. Since kokonti naman na siya, half lang yung butter na ginamit ko. Then, ang bawang, halos dalawang ulo ng bawang ang ginamit ko. So, kailangan siya ay dinikdik or yung maliliit na piraso or mince siya kung sa English ko tawagin. So, antayin lang po natin siya na mag-brown para manuot yung lasa or ma-extract natin yung lasa and then manuot siya dun sa lulutuin natin mga seafoods. Medyo sumusulak na po yung katabi niyang sinaing. Hinaan ko lang po ng konti ang apoy. So, continuous lang po ang natin, ang paghalo para maging equal yung yung pagkakaprito ng ating bawang. Hindi naman po kailangang maya't maya, pero yung good enough para po siya ma-prito side by side. So, ayan po, medyo nagkakaroon na ng kaunting color. Ayan. Mga ilang segundo pa pwede na tayong maghulog ng ating ating mga seafoods. Maglalagay din po kasi tayo ng konting asin. Konti na lang kasi ang mga seafoods meron na silang alat sa kanilang katawan. So, to add on lang po. Baka naman kasi masyado siyang maging matabang. So, lalagyan din natin ng konting asin. Ayan po, mamula-mula na yung bawang. So, pwede na siya. Lagyan lang po natin ng konting asin. Ako po kasi kung magluto ganito, nilalagay ko na siya dun sa mga kasama ng ingredients yung pampalasa. Para pagka lagay ng mga iluluto natin, manunuot na lang po yung lasa dun sa lulutuin natin. So, lagyan din po natin ng paminta. Kung kami lang po kakain ito, lalagyan ko yan ng cayenne powder. Kaya lang, bisita po kasi. So, hindi namin alam kung sila ba ay kumakain ng maanghang. So, eto po, ilagay na natin ng hipon. Ayan, medyo na overcook ng konti yung bawang natin pero hindi naman siya sunog. So okay lang. So antayin po natin siyang pumula.
Kasi ang ito na lang pong hipon ang hilaw kong ingredients kasi yung alimasag at saka yung ano slice na mais, akated na mais, ano na siya. Parang pre-boiled na po kasi siya kaya nung inilagay sa freezer tumigas. So inano ko na po siya, pinalambot, pinasingawan ko na siya kanina. So ito na lang hipon ang uunahin nating maluto, then after ng hipon lalagay na po natin yung mga pre-boiled na alimango and mais. So tikman po natin. May kaalatan. Siguro ano anak, yung ating ano butter, siguro ano siya, salted. May kaalatan na naman. Hindi ko na kasi nabasa yung ano. So, medyo ano po siya. Medyo salty ang lasa niya. Anyway, lalagyan naman po natin siya ng mais. Yung mais naman po medyo may konting taste ng ano, ng tamis. So, tingnan natin mamaya. Ibabalance natin kung hindi siya makukuha ng lasa ng mais. Para maano malusin ng konti yung medyo maalat po kasi lalagyan natin ng konting sugar. So, eto na po yung ating hipon. Lagyan din po natin ng konting ano, konting calamansi. Ito po ano, extracted na calamansi juice yan. Lagyan lang po natin ng konti. So, eto na po yung ating pre-boiled na ano na alimango and mais. So, ihalo na po natin siya dito. So, atin lang po i-dip yung alimango at saka mais dun sa ating mixture ng bawang at saka butter para magsuot, manuot yung lasa sa alimango. Ayan. So, pwede na po natin medyo i-high heat yung ating apoy since luto naman na siya. Ayan. So, ayan. Medyo ano na po siya. Nag-balance po yung alat niya. Malaking factor yung ano, yung may mais na magsisip nung ano, nung excess na salt na nailagay natin or yung saltiness na nalalasahan natin. Kasi konti lang din naman yung nilagay kong salt. So, probably talagang sa lasa ng seafood po yun. Talagang medyo may kaalatan din po siya. May maalat factor na pala sa kanya. So, dagdag lang po tayo ng konti pang ano, black pepper. Kung meron po sana tayong ano, spring onion, maganda rin po kasing i-sprinkle siya dito, then mag-a-add on din po ng lasa yan dyan. Since wala, okay na po to. Anyway, malasa naman po talaga ang seafood. So, pwede na rin. Hahabol na yung lasa. Masarap na rin siya. Mas maganda nga lang sana kung kumpleto. Mas maganda siya yung ano, mas maganda yung food presentation.
But anyway, masarap naman siya, so okay na. Pero ano, talagang preferred po namin sa family namin. Preferred talaga namin yung medyo ano, may kagat ng konti. Merong maanghang na ano na bahagi. Kaya lang baka hindi sila kumakain ng maanghang kaya okay na rin. Pwede rin naman siguro na sprinkle na lang namin ng cayenne powder anyway. Cayenne powder naman ay dried ingredient, so pwede na siyang sprinkle na lang pagka siguro kakain kung talagang gusto ng anak ko at ng asawa ko na maanghang. So almost done na po tayo sa ating seafood mukbang. Ayan po siya, masarap kainin. Yung iba po nito, talagang ano lang siya eh. Konting minuto lang siya ang type ng pagluluto nila kasi na-overcook daw yung mga seafoods. Eh, since frozen po kasi itong ating mga ano, ating lang tawag dito, in-steam lang ulit, kumbaga, or pinakuluan lang ulit ng konti. Kaya, natunaw yung yelo kasi medyo ras po ang pagkakaluto eh, hindi siya wala nang time para mag ano, ma-defrost siya na naturally, so kailangan mabilisan, so kaya po medyo ano, medyo matagal siya sa lutuan, but anyway pwede na po to, so papatayin na po natin and eto na po yung ating ano, seafood mukbang. Masarap na tanghalian. Pwede na rin kahit sa hapunan or kung kailan nyo gustong kainin. Basta masarap siya. Hindi ko mo ako nagluto is masarap. Pero since ayan naman at talagang malasa ang mga seafoods, guaranteed masarap po yan. O, sige po, bye-bye. Thank you po sa inyong panunood. Sana po kayo sa aming pagkain. Sige po, thank you.